Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, sinasabi ni Troy kay Attorney Dizon na hihiwalayan niya na si Audrey. Napatayo naman si Attorney Dizon at sinabi nito na you're joking. Tinanong naman siya ni Troy na kung bakit gulat na gulat ito. Dahil parang hindi daw si Troy ang kanyang kinakausap. Matagal niya na daw kilala si Mayor Troy at hindi ito gagawa ng basta-basta na ikakasira ng kanyang image at kanyang career. Kasama na daw doon ang having a perfect wife and having a perfect family. Sumagot naman si Mayor Troy na marami daw politiko na hiwalay sa kanilang asawa but their career survived. Ginawa daw nilang miserable ang buhay ni Raven at sa totoo lang matagal niya na sana daw ang ginawa. At iniisip niya pa lang daw na malaya na sila sa isa't isa ay parang nabubunutan na siya ng tinik. Sinasabi pa ni Attorney Dizon na ngayon pa daw siya magkipaghiwalay na kukuha pa siya ng award para sa sidero. At sinabi pa ni Attorney Dizon na Mayor, this might overshadow all your accomplishments. At very sure daw siya na hindi papayag si Alberto Ramones. Pero sinagot siya ni Mayor Troy na desisyon ko ito at buhay ko ito. Sinabi naman ni Attorney Dizon na sigurado siya na malaking iskandalo ang gagawin ni Troy at hindi lang ang kanilang ama ang aalma kundi pati na rin si Audrey. Sinabi naman ni Mayor Troy na kung ano daw ang pwedeng mangyari, paano niya daw maprotektahan ang kanyang anak. At binigyan naman siya ng advice ni Attorney Dizon. Sa bahay naman ng mga sikat ay nag-aagahan si Rica kaharap ang kanyang inang si Kakay. Sinabi naman ni Bea na hindi siya papasok dahil alam niya na mapupuno siya ng tukso dahil sa kumakalat na balita na pag-aaway ni Nakakay at ni Mrs. Mayor. Pero dumating naman si Pogs at sinabi niya na hindi pwede dahil malapit na daw ang kanilang exam at meron pa silang meeting. Na sumang-ayon din naman si Bea dahil naisip niya na hindi pwede talaga siyang umabsent. Sa labas naman ng bahay ni Nadan habang siya ay nagkakape ay nakita niya ang mga tao na dumidikit ng mga posters ni Mayor Troy. Dali-dali siyang lumabas sa kanilang gate at pinagtatanggal niya ito mula sa pader. Sa opisina naman ni Nakayl nagtanong si Chino na kung meron na bang result sa kay Mr. Perez pero sinabi nito ni May na wala pa. Sinabi naman ni Kyle habang naghihintay sila ay mag-focus muna sila sa iba nilang project at sinabihan si May na kung ano ang kanilang mga agenda. Sinabi naman ni May sa kanila ang kanilang susunod na project at sinabi niya pa na kung pwede daw makatulong si Rica. Pauwi naman si Kakay at bitbit ang kanyang paninda nang makita niyang isang poster ni Mayor Troy. Pinulot niya ito at namang dali-dali inilagay sa kanyang plastic dahil dumaan naman ang kanyang kapitbahay na chismosa. Sinabi naman ni Kakay Karyali na hindi pa daw siya nagpapasalamat tungkol sa ginawa nito sa presinto. Pero sinagot siya ni Riali na hindi siya daw dapat ang tulungan kundi si Dan na damay lang daw si Kakay at hindi daw sila close. Pero sinabi ni Kakay na salamat pa rin. Kinuha naman ni Riali sa kanyang bag ang picture ni Mayor Troy at sinabi ito kay Kakay na kung ano man daw ang meron sa kanila ni Mayor. Pero sinagot siya ni Kakay na wala daw sila ni Mayor. Sumagot din si Rialin na kung wala sila, bakit natutrigger daw si Audrey? Kung hindi daw si Kakay, baka naman daw may feelings pa sa kanya si Mayor Troy. O hindi kaya ay pareho sila. At bigla namang nagpanik si Rialin at sinabi nito, oh my gosh, panakiputas ng ba si Dan? At bigla namang tumakbo si Rialin na hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin dahil pinakitaan na siya ni Kakay ng chinelas nito. Pabalik sa opisina ni Kyle ay patuloy pa rin ang kanilang meeting tungkol sa kanilang project. At sa kanilang project ay maraming naibigay na assignments kay Rica. Nagtanong si May kay Rica kung okay lang ba ang ibibigay sa kanyang assignment. Pero biglang nagsalita si Axel sa likod na will you stop asking Rica if it's okay? Nagulat naman ang lahat at sinabi pa ni Axel na lahat daw na tinatanong ni May ay trabaho naman ni Rica. Na dapat ay gawin niya iyon without asking every single time na kung okay lang ba sa kanya. Dahil kung hindi, ba't pa daw nagre-report si Rica sa opisina? Hinarap naman siya ni May at sinabi nito na Mr. Sensitivity Award goes to Mr. Axel Mateo. At pumalakpak si May. Maya-maya ay tumawag si Mr. Perez at sinagot naman ito ni Kyle. At biglang sinabi ni Kyle sa lahat na we got it. Nakuha nila ang project ni Mr. Perez, ang lahat ay masaya at nagsisigawan sila at habang nagyayakapan. Sinabi ni May sa lahat na we have to celebrate. Si Kyle naman ay nakangiti na nakatingin kay Rica.
Sa opisina naman ni Raven ay kakarating lang niya at siya ay pagod na pagod. Dahil siguro sa kanyang hangover. Pero hindi siya pwedeng magreklamo dahil malalaman ni Trixie at magre-report ito kay Jigs. Don't forget to like and subscribe!